Shot banana. Pangil sa pangil, sagbanga na! Pangil sa pangil, kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil, may karakas sa talastasan. Pangil sa pangil, kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Hindi mo na lang makita kasi baloktot na ng paa ko yung mata mo. Naabutan ko to si Gago, tumatae, nakatayo. Sunugan, walang pangil sa pangil na mapapanood. At bago tayo mag-umpisa, parinig ng isang malakas na Let's go pangil! Let's go! Let's go pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Unang-una sa lahat, sa Ahon Mahirap. Kung walang Ahon Mahirap, walang pangil sa pangil, tandaan nyo yan lagi. Ahon Mahirap, FUBU, first collaboration shirt ng pangil sa pangil at FUBU. Villain Wear, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Fortuny Advertising, Tokyo Grill, Aputure, sabi ni Ikeram kanina, Aputo yata eh. Aputure, Click Match, Pastry Vapors, Didi Nightclub, kung nasan tayo ngayon, at ang 188 Gili. Bago ulit mag-umpisa! Let's go, pangil! Let's go! Let's go, pangil! Let's go! Ika-apat na laban ng gabi, Ginoo sa aking kaliwa. Magpakilala ka! Yo, nga pala si Jonas ng taga-samin. Shoutout sa aking pinakamamahal na asawa, no, ni Ridumala. Siyempre, kay Kuya Pot, Zenki, at siyempre sa aking bunso. Zen Kailin, at syempre kay Jiro Gregorio, at syempre sa lahat ng mga hindi pumunta, palakpakan nila sarili nila. Ginoo, sa akin karan, pakilala mo sa amin kung sino ka. Yo, pala si Piloy! Shoutout nga pala sa mga kasama ko sa orthopedic guy. Mga tropa, seryoso, The Factory Records, Dala Records, Resurging A+1, sa pamilya ko, let's go. Ibon po. Ibon, sinuun. Nanalo ng Koitos, si Righteous One, pinili niyang mauna si Jonas, ikalapat na laban ng gabi, pangil sa pangil, sagbanga na! Kanina pa tayo dapat. Ang tagal mong dumating, Brad. Alam nyo ba kung bakit siya na-late? Yung wheelchair niya na-clamp. Tapos pagdating pa, puta, kala mo kung sino? Inaangat pa sa stage, kala ko Santo Niño. Pero bago ako mag-umpisa, pwede ba natin siyang palakpakan? Maraming salamat, pwede na natin siyang pagtawalan. Siya nga pala si Righteous, ang artist na may arthritis. Pero malupit yan sa rhyming. Magaling din sa writing. Kumpletos Ricados na battle rap MC, kaya lang di kayang mag-jogging. Alam nyo ba yung dalawa niyang hita? Grabe, napakahina. Sobrang lambot, parang istro na idinaan sa kandila. Yan ang napapala mo, Brad. Kakasali mo sa frat.
Kakapasok mo sa kapatiran, napatiran ka ng ugat. Kakasali mo sa kapatiran, napatiran ka ng ugat. Tang ina kasi, tagal mong dumating. Tingnan mo, pati tuloy yung verse ko, late na. Yan ang napapala mo, Brad. Kakasali mo ng frat. O, sumali to ng fraternity. Kaso pinagtripan siya at kinawawa. 10 palo lang kailangan, ginawa sa kanya, 1 tusawa. Puta, pinalo siya ng pinalo ng walang kalaban-laban. Kung makikita nyo lang si Gago, para siyang labahan. Alam nyo pa kung anong masakit pagtapos ng lahat? Yung sinalihan niya, hindi pala akro, puta, akrobat. Kaya lahat ng sakripisyo mo ay nabaliwara, nawala rin. Kasi pagtapos mong makasali, hindi ka makatumbling. Pero seryoso. Ito, suggestion lang para sa income mo, pandagdag. Bukod sa pagrarap, ba't di ka kaya mag-motovlog? Kasi para ka rin naman nagmumotor pag yung kamay mo na aganyan. Isang helmet lang tol, tas kamerang maliit, palag na yan. Tangina kasing kamayan ng puta. Laging nakabaluktot, tanginang to ang kulit. Ganyan na ganyan yung mingming namin pag nanghihingi ng tinik. Hindi mo malaman kung naiihe o nagtitigil ka ng tae. Laging naaganito yung daliri, parang nagtitikol na maarte. Pero kahit ganyan ka, sa Diyos ay magpasalamat kasi ginawa ka pa rin niyang tao. Sila yun ka dapat. Kaya yung kapansanan mo, hanggang sa langit mo dadalhin. Kasi kahit maging angel ka, naka-wheelchair ka pa rin. Sinadya talaga ng Diyos na ikaw ay di na makalakad. Para lang iparamdam sa'yo kung ano ba ang gulong ng palad. Nung unang buhay mo kasi, si Hercules ka. Mayabang ka't nangaapa. Kaya ngayong pangalawang buhay mo na siningil ka para magbayad. Pero kahit ganyan lagay mo, tol, dapat ka maging proud. Kasi alam mo, ano advantage mo sa amin? Hindi ka nagka-agout. Alam mo ba yung gout, tol? Tangina, sobrang kirot. Alam mo kung ano nakakainis doon? Ang hirap pag umiyot. At speaking of iyot, alam nyo ba na may nalaman ako sa kanya? Isang nananahimik na itik ang minolesta ni Tanga. Nung una, hinihimas-himas lang daw. Tapos kinakandong-kandong pa. Puta, maya-maya lang, oh, kinakandong-kandong pa. Time na. Round 1, righteous one, let's go! Ako mismo! Yo, dinig ba? Baba ako eh. Ikaw na mag-adjust, pilay ako eh. Yan. Para mahirap, tol. Yan lang nagsulat ng diretso eh. Let's go! Nakakatawa talaga yung mga linya kanina. Kaya ang hirap ma-enrage. Sarap battle career mo, bibigyan ko ng bago na page. Pag tinadyakan kita, kung ako acrobat, sisirko ka sa stage. Ang yabang mo naman, Jonas, puro kasatsat. Sila yun ako dati, malakas yun pumalakpak. So, girl, gravity. Si Bilay pinatawag para umapak sa palaro ni Paring B. Sa wakas, makakabili na ako ng gamit sa studio at Jollibee. Makakalbukan ko na rin si Bad. Dakit niya kasi Aldi G. Pangil sa pangil. Laro ng
Pilay sa paleng. Ano to, Bibos? Charity! Boss naman, lapit mo kay boss. Boss naman! Alam ko naman, naumingi ako sa'yo ng laban. Di ko naman to kasalanan, pero di ko inasahan na ganito ka pala mag-trip ng dalawang may kapansanan. Pero sige na nga! Sige na nga, sinulatan. Kung na para makalaban, hindi ko ito papalagpasin. Alam ko di maiiwasan ang pa ako ay asa rin, pero sana ngayong gabi, bigyan mo ako ng pantay na pagtingin! Dawa ko lang ang puta. Yeah. Nahirapan yung ano, tasa natin sa outlet mamaya. Yo! Sabi nila kailangan daw galingan ko pagkalaban ko to. Kailangan tibayan ko yung mga hirit. Pero marami rin nakukupalan sa iyaw. Mga pasimple lang na nabibuisit. Mga hipokritong plastic na pinili na lang manahimik. Tulad ni Kera, masanasar sa'yo. Kasi ang pangit mo daw tumitig! Pero hindi, sige. Seryoso, bilang tropa naman kita. Bibigyan kita ng maangas na plomo. Yung talagang matibay na play. Akin na yung mata mo. Palitayin ang pa ako. O, di ba? Yan ang patas na trade. Kasi, yung ibang mga rapper dito, nagpupunta lang para mag-flex at sumalang. Ako yung mindset ko pang pibos, businessman, pareho kami makikinabang. Kasi, hindi naman ako yung tipo ng tao na naghahangad para kahit kanino mapahamak. Sabi mo kanina, eh, palyado nga yung pa ako, eh, paano kung makatututo ng mga bak? Kaya sa tunay na buhay, bilib pa rin talaga ako. Akalain mo, love at first sight yung asawa mo sa'yo? Pero ako, malas mo lang. Isa kong kabaliktaran. Kahit makailan tingin, di magawa na kabahan. Dahil alam kong ang laman na sulat mo'y kabalbalan. Nung si Pilay, bangkay naman ni Jonas sa iyong akbangan. Alam mo, yung kanta mo na MP Light, soundtrack ng papa ko pag nagmamaoy sa street namin, nagmamaoy. Solid. Hit song. Yung banayad talaga sa eardrum. Pero doon ko napatunayang hindi ka tunay na kaibigan. Na-inspire ka daw niyan i-record nung sa live nagwawala si Lipcram. Habang si Parang Undo nagmamaktol, siya naman nakaantabay. Inagawa niya lyrics yung mga gamit na pinapalipad nilip sa bahay. Sabi niya ba naman, yung TV ay sira na, wala na yung antena. Pukin ang ina-outso, grabe talaga. Tapos isa na lang natitirang paan ng buti na yung mesa may bahay. Tanganan to. Pero okay lang, relax. Di mo na maiibsan pa. Tulad naman na sa'yo. Feeling mo hustler ka porkit pera dumodoble kapag tinitingnan niya. Tanganan to. Cute mo yun, no? Pero, sarap battle, mabisa. Sa kanila, panalo to. Lugi talaga akong kalabang ka eh. Unang tingin mo pala sa akin, ang dami mo ng angulo. Ako, aminadong hindi brusko sa panlabas. Pero pinilit na ikayod ng kinayod hanggang sa estado kumatas. Nagkaroon ng kampanting pamumuhay na walang takot na bakas. Ipinakita sa duling na ito ang tunay na lakas. Time. Round 2, Jonas! Let's go! Tanginan to ni Pilay, pumapalag. Ba, hindi mo alam, iba yung duling sa banlag. Banlag, nandito yung ano, induleng, nandito sa... Tanginang Pilay ito, mga asa na lang, hindi pa tama. Aaning-aning, ngayon sino sabihin mo, sino sa atin ang merong may problema sa paningin? Ang inan to ang puta, inaasar pa yung kanta ko na MP Light. Ikaw nga may kanta eh, MP Light. Sila yun daw siya. Pang inan to, pilit niya pang inaangat. Ikaw lang yung kilala kong sila yun na sa dagat, naglehas. Garay. Garay. Round 2, game. Yeah! Alam nyo ba, style na ito? Ganito. Bubuo siya ng tugma na sa kapansanan niya patama. Lalaitin yung sarili at gagawin niyang halimbawa.
yayakapin yung kutsa, yan ang karakas niya't panata, tas gagamitin yung paa para lamang magpaawa. Tapos biglang mag-i-English na parabang matalinong tuleg. Nag-i-English ka pa, eh sa Tagalog nga ang hirap mong intindihin dahil dyan sa tabingi mong bibig. Pero alam nyo ba kung bakit ito nag-i-English? Kasi mayaman to, mga boss. Kaso lang, pag binibilan siya ng mami niya ng skateboard, mukha siyang namamalimos. Ang hilig pang mag-freestyle. Walang handa at sulat. Di na nga nailalakad yung paa, di pa pinapatakbo yung utak. Pinapakita mo lang sa kanila kung gaano ka kakupad, kung sino pang tinutulak, siya patong di makausad. Kasi paano may ugali? Alam nyo bang binigyan ni Zaito to ng gig? At nagsabi sa'yo yung tao na may cut siya. Maayos naman daw kayong nakapag-usap at yun nga raw pumayag ka. Pero pagtapos ng event, pagkuha ng TF, tumakas na. Nakuha mo pang manggulang sa ganyang kalagayan, eh dapat nga pumatas ka. Pang ina, hindi binigay yung kalahati ng tao nitong kalahating tao. Grabe ka, iho! Ikaw lang ang kilala kong lumpo na nanakbo ng 10,000. Kaya kinarma si Gago. At ang nangyari sa kanya sa ending, nawalan na siya ng movement na parang intro sa live selling. Kaya di na rin ako magtataka kung sa battle rap, mawalan ka na rin ng papel at mapunta ka sa antas na mas nirirespeto na sa'yo si Tokel. Lahat ng kasabayan mo, puro old god na at matataas na level. Ikaw lampas isang dekada ka nang bumabattle, hindi ka pa rin tricycle! Oh, sobrang tagal na itong gumigera. Pero lahat ng laban, puro pangit. Paano mo nakukuhang tumanggap ng talent fee na walang pinapakitang talent? Lagi niya sinasabi, pasensya na tol. Hindi ko lang magilapan kasi ang daming problema. Pukin ang inang yan. Napakawak na dahilan. Huwag kang tatanggap ng laban kung di mo kayang tayuan. Kasi ako, lahat ng laban ko noong nakaraang taon, dugot pawis ang inalay. Pinagsabay-sabay lahat ng racket, di nangalay. Nasa Batang Quiapo, may music. Daddy's duty pa ako sa bahay. Kaya kung yayabangan mo lang ako ngayon ay nagtutulo ka lang ng laway. Kaya pag eto bumatel dito na walang ensayo at sanay, asahan mong hindi ka na makakaulit at makakabalik sa inyong bahay. Kasi ipapadukot ka lang naman ni Boss P, pati yung tagatulak mo Damay, ipapasako kayo ng sabay at ipapatapon kay Kuya Mamay. Round 2, righteous one, let's go! Woo! Kumuha ba ng kwento? Tungkol daw kay Saito, yan ang nakakabwisit, bro. Hindi ko naman inakawan yun, hindi niya lang talaga sinabi na yun yung TF ko. Ano? Masakit? Sumusobra ba? Alam ni Boss Jan yan, yung TF ko, tinatago, tapos pinandodroga niya. Huwag ka na magsabu Saito, magkoka ka. Okay? Wow! Hindi ko ini-expect yun, bro. Akalain mo, tinawag mo akong lumpia. Nung napilay pala ako, yun, hindi ako na-inform. O baka sabihin niyo naman kanina, binanggit ko yung matambok niyang mata. O pagbigyan niyo na ako, ngayon ko lang ito mararanasan. Kaya pala ganyan mga ugali niyo sa akin, eh, no? Sarap pala manlait ng taong may kapintasan. Pero, isipin mo yon, yung PWD pala malait ng PWD. Pwede? Ano, PSP, pwede? Pwede? Pero mapunta naman tayo sa ibang mga parte. Katulad ng pagiging presko niya sa personal. Sa harap ng tao, bait-bait! Pero pasimple na maigo. Nung minsan nga, tinawagan ako. Nag-ayapan ng mall to si Iho. Nag-window shopping pa siya mismo. Nabilib ako.
Kala ko talaga pamimili yung family and friends. Papahirapan lang pala magpakabit lang. Papahirapan lang pala magpakabit yung mga sales lady ng Colta Clerks. Kilang ina mo. Ba't yun yung mga trip mo sa buhay, ha? Colta Clerks, Doklen? Talaga? Hirapan na pala magpakabit ng contact lens. Eh, alam mo ba? May kapal ka man ng apog to degrade me. Eh, mas masakit pa nga manood ng battle mo eh. Dapat, bigyan tayo ng 10,000, makipagtitigan ka kayo kay Shea. Titigan nga kayo? Ang labo nun. Nagsusumiksik sa batang kaya po itong taga-bulihan ay taga-tundo na ngayon. Ang gulo ng address mo kahit na tiny yung mundo, di ka pwede sa where you're from. The stage is where I belong. At kahit sino mang umangal, ayos lang sa akin yung ginagawa kong imposible ang mga bawal. Kaya malabong mapahupa kahit saan makarating. Kaya sa yung matalang lagi nakapunto ay diretso man tingin. Kahit sa pagpapaagos, paalalang, paagapay lang sa plano. Tuwing paalis ako ng bahay, paagapay din dehado. Pero paaksyong nilalabanan ng paakyat ng mga hamon, ng matapang matapat. Matalisod man mukha ko. Matagpuan pa mang matamlay ay paamba pa rin palagi. Tuwing paambo ng langit ay takyat ang bahaghari. Matapos ang mga salitang matabil, matalino at malalim na itinugma ko. Sa mga paanto at sa mga mata mo ay papakita kung magkaiba tayo. Pag kayo'y nabubutasan, kailangan may panapal kayo palagi. Pag tinatawag na bobo mag-rap, squatting, kupal, wala akong respeto mga pare. Pero pag ako yung tinatawag na support, bungal, tululaway, nakakatawa, sensitibong walang utak na nakakatanga. Mga yumaman at lahat, mukha pa rin walang makain. Kung bastusan ang pagkatao, gusto mo Jonas, pakita na lang natin. Time. Round 3, Jonas! Nagpapakabit daw ako ng contact lens. Tanginan to. Ikaw nga eh. Stand pinapakabit mo. Buti pa katol, may stand. Stand? Katol? Stand katol. Pag pinapanood kita mag-rap pre, ako'y nahihirapan. Round 3 na, game? Okay, may i-reveal na ako. Ubo ka ng ubo! Hindi ko malaman kung nadidistract ako o puta mamamatay na to. Hindi naman sa pinag-o-overthink ko kayo. Pero minsan ba naisip nyo na paano pala kung isang malaking prank lang yung pagkalumpo nito? Oo, noon pa natin siya nakikitang naka-wheelchair. Matagal niya na tayong nililin lang. Righteous one, hindi ka lumpo, tang ina mo, tamad ka lang! Paano ko nasabi? Kasi pumunta ako sa bahay ninyo, gago. Pagpasok ko sa loob, merong wheelchair, walang tao. Kaya dumiretso ako sa banyo at sa nakakabiglang tagpo, naabutan ko to si Gago, tumatae, nakatayo. Ano, magpapanggap ka pa? Ulul, hindi sa'yo bagay. Lumpo po kinang ina, tas may treadmill sa bahay. Sige nga, sabihin mo sa amin bakit may treadmill doon na nakaharang. Ano sasabihin mo sa akin, doon ka nagpa-practice gumapang? Tsaka kita naman sa katawan, puta, kahit pa magsinungaling. Kung di ka talaga nag-e-ehersisyo, eh ba't payat ka pa rin? Kasi isipin nyo, si Apok, 2 years yung nag-workout para lamang siya'y pumayat.
ikaw hindi ka naglalakad tapos hindi ka bumibigat. Kaya Joshua Beringer, wag mo na kaming ginagawang tanga. Paano mo nagagawang humarap sa kanila na may scripted na paa? Paano mo nagagawang humarap sa kanila na may scripted na paa? Kasi, pati ang patabingi-tabingi mo ng bibig, alam ko hindi yan inborn, gago ka ba? Side effect lang yan ng droga nung nagsyashabu ka pa. O hindi? Hindi? Ulul ka, wag ako. Tumabingi lang ang bibig mo, kakaganto. O hindi ito nakakalakad. Tsaka yung pagtulo-tulo ng laway mo, alam ko sinasadya mo yan. Para di mahalata ng mga babae ang iyong kamanyakan. Kasi pag meron chicks, lalo na sa kanyang harapan, puta yung laway niyan parang tsunami sa Japan. Pati yung pagtabingi mo ng bibig, hindi yan inborn, gago ka ba? Side effect lang yan ng droga nung nagsasyabu ka pa. Kaya pala nakakaalis tong hayop na to kahit wala siyang katulong. Kasi tong addict na to, pukin ang inasanay na sanay magpagulong. Kaya sabihin mo na sa kanila kung ano ang totoo. Di mo kailangan ng taga-tulak, taga-serve kailangan mo. Kaya ngayon sinabi ko na sa kanila ang totoo. Paano na? Umaasa ka pa rin ba na mapapaniwala mo sila? Umaasa ka pa rin ba na mapapaniwala mo sila? Wala na tayong dapat mag-usapan, tol, talo ka na. Kasi kahit sa boxing ang player na hindi makatayo ng walang hawak, talo na. Time! Yeah. Round 3, righteous one. Grabe yung pilay jokes. Hanga ako sa consistency. Kaya may treadmill sa bahay namin, regalo yun ng PSP. PSP gym, PSP gym. Sabi niyo pa kanina, nagsasabo ako? Fucking shit! Paano pa nagsabo ako? Di ko kaya mag-walking trip. Oh, isipin niyo, isipin niyo. Kala yun. Ano ko yan? Nalimutan ko na yung round trip ko. Hoy, Jojo. Wala ka na ditong magugoyo. Kung alam ko lang na pagtitripan mo ako yung gabi, binenta lang kita kay Boss Toyo. Nangyay lang yan. Pero, totoo, ano ba yung special sa ginagawa mo? Bukod sa siguro, mas madalas ka sa akin binabayaran, pero iba pa rin yung ginagawa ng hindi natatawaran. Kasi, naiintindihan ko naman nung sila, Kuya Shernan, tsaka si Husky, pare. Pero nung ikaw na yung nagbihis sa babae, pukin ang ina, nagpabuhat ako sa tropa ko, kinailangan ko tumae. Okay lang yan. Kasi, isipin mo yon, sablay lang nga yung tornilyo ni Boss De, sablay lang nga yung tornilyo ni Sir Deo, sinasakyan mo pa. Kaya pala bumibigay siya rito. O, sinasakyan, bumibigay, para lang aking upuan. Alam niyong pagulong ng pagulong yung tao, kinukonsinti niyo naman. Kasi, bilib naman ako sa komedya eh. Tuwan-tuwa kaya ako pag may halakhakan. Pero kung may utak ka talaga, dapat alam mo kung yung battle talaga yung dinato. Pero kung may utak ka talaga, dapat alam mo kung sa battle sila natutuwa o kung tayo na yung tinatawanan. Huwag ka lang magbaang maangan. Di ba dati bilib ka naman sa tula na may dieng? Grupo mo, alak ng madre yung bibigat ng mga tula na pinaparating. Kayo nila Kuya Mag, kaya ni Kuya Pela. Hinanga ako ng todo. Tapos makikita na lang kita ngayon sumasakay sa kalakaran ng mga bobo. Tangay na, pag sinasabi ko yung mga gantong bagay sa rap, madalas umay kayo. O baka, hindi mo na lang makita kasi baloktot na ng paa ko yung mata mo. Pag kinikwento ko yung ganito tungkol sa rap, ang mayabang daw ako. Pero dapat kung talagang bumubuhay sa hip hop, dapat makita mo nilalabang ko kayo. Di ba? Dapat makita mo nilalabang ko kayo. Pero siyempre, lalamang yung tengang. Tatawagin akong pilay, autistic, walang alam. Ganyan naman talaga, di ba? Na yung mga makahulugan tula, tinatabunan ng intriga. Yung mga pangarap lang natin dati, pare, kinukuha na ng kapitalista.
Hinahayaan lang natin. E paano kaya kung nakakatayo nga talaga ako ngayon tulad ng sinabi mo, may papalag ka kaya sa akin? Kasi kung ako nakakatuwid, lahat magagawa ko. Kung ako nakakatuwid, lahat magagawa ko. Iikutin ko itong buong tablado. Lalapitan ko lahat ng mga tao, hindi lang basta litrato. Kada kanta, aba, baka tumatalumpa ako. Lahat ang dang gawin, hindi ako magdadahilan. Lahat aabutin kahit walang paraan. Walang mangungusinti. Araw-araw magpapatindi. Araw-araw dun maglalakbay gamit ng mga pangmagaling. Hindi tulad mo, tumiwing ba ng paningin? Tangina mo, Jonas, waka pa rin. Kasi, meron kayong tatlong kampiyon. Pero ano ba ang kinahantungan? Bukod sa iilang mahusay, ano bang kinahulugan? Kaya ngayon, lumalaban kahit sinasabing walang pag-asa. Mga peking away at baril, mga wala kayong tarasa. Inyo na yung peking tikas niyo't kumpletong katawan, di ko pagpapalit sa buhay kong mas makahulugan. Palakpahan tayo at sigawan para kay Jonas at Try This One. Ang mananalo sa laban na to ay magkakamit ng 30,000 pesos bonus. Ang boto ng Urado 5-0. Panalo si Jonas. Palakpahan natin si Righteous One, puta, ang tagal dumating. Righteous, speak to tayo. Gusto ko lang magpasalamat sa PSP sa pagkakataon na to. Supportan nyo po yung galaw nila. Yeah. Yeah. Yun, Mot nga pala to, at bago ko i-judge itong battle na to, gusto ko magpasalamat sa PSP at kay Boss Pib sa pag-consider sa akin sa lineup ng mga mag-judge dito sa battle na to at sa lahat ng bumubuo, sa lahat ng sponsors. Yun, Jonas versus Righteous One, para sa akin naging one-sided yung battle nila. Yun, napanood nyo naman kung yung mga pambabarubal na ginawa ni Jonas. At yun, nakita nyo naman yung magkalayo kasi parang medyo nahirapan din si Righteous One. Mapapanood nyo habang nabanat si Jonas, parang may iniinda siya na ubo. Para sa akin, di nakatulong yun na sumampa siya sa battle na meron siya iniinda. Pero kahit pagdating naman sa mga pyesa, talagang mas well-rounded overall si Jonas. So hindi ko na isa-isayin pa yung mga ninote ko dito. Panoorin nyo na lang at mas i-enjoy nyo na lang kung kada linya nila. So yun, all three rounds binigay ko kay Jonas. Props pa rin kay Righteous One. Sa kabila ng iniinda niya, talagang lumaban pa rin siya, palag pa rin. Yun. 3-0 para kay Jonas. Righteous One, Jonas. Sorry, Righteous One, pero talagang all three rounds, Jonas. Ang daming witty jokes si Jonas, sobra. As in, yung iba, parang nagsisisi na ako na tumawa ko ng malakas. Ganun. Pero wala, battle to, so kailangan, ano pa rin, tumatama pa rin sa kalaban. All three rounds, Jonas. Si Righteous One, may mga okay naman sana siya na lines, pero hindi ko alam, parang ano eh, para sa akin, parang hindi naglaland. Siguro, kung mas may confidence pa sa delivery niya. Kasi parang, yung pag-deliver ni Righteous, medyo ano eh, medyo, parang nangangapa siya, parang gano'n. Hindi katulad ni Jonas na consistent. Tapos talagang ano, praktisado talaga. So yun, shoutouts pa rin kay Righteous, pero all three rounds, Jonas. Yun, Jonas versus Righteous One. Yun, wala masyadong, ano to, wala masyadong, kasi, ewan ko dito kay Jonas, demonyo itong hype na tayo. hindi ko alam kung tama yung mga pleks na sabihin niyang ganun para kay, although, battle to. So yun, lang, nakakatuwa naman kay Righteous One, syempre. Kilala natin yan bilang isa sa, kung usapang freestyle, on the spot, talagang kaya niya sumabay kahit ilang haba, umuubos din niya ng beat. Kilala ko yan si Righteous One. Pero syempre, siguro, mas kumpuntusan, lalo yung round 1 pala ni Jonas, parang it's over na kasi grabing jokes talaga yun.
alam mo naman yung si Jonas, pagdating sa mga ganyan, talagang, kahit niya hindi magsulat yan, pagkasama mo lang yan, talagang puro jokes yan, puro kalokohan. Pero syempre, props kay Righteous One. Magaling ka, tol. Maririnig ko rin mga kanta mo, napapainggang ko. Si respeto sa'yo. Pero all three rounds, ang boto is kay Jonas. Yo, M-Side nga pala. Isa ako sa mga judge sa battle na to. At gusto kong magpasalamat sa PSP sa pagtitiwala sa akin. At konting disclaimer lang ulit, kalaban isa sa mga bumabattle, ikagrupo ko, bayaw ko. Pero ginudge ko to ng patas at tapat sa aking damdamin. Yun. Jonas versus Righteous One, para sa akin medyo naging one-sided yung battle na to. Dahil siguro sa problema sa delivery ni Righteous One, nagkakaroon din siya ng problema sa ibang linya niya. Nakikita ko umuubo siya, sinasayang ko siya na uminom siya ng tubig. Pero yun nga, siguro hindi, wala sa magandang kondisyon yung katawan ni Righteous One ngayon para bumattle. At hindi naman siya ganun sa mga battle nakita ko. Nagkakaproblema talaga siya sa, ano niya, sa pag-ubo niya. Siguro pwedeng reason yun na makalimutan niya yung ibang mga linya niya. Then si Jonas naman, siya sunod-sunod yung ano, sunod-sunod yung punchlines ni Jonas. Siyempre sa mga nanonood, alam ko may mga batang manonood dito, rap battle lang to. Nakakatawa yung mga sinasabi ni Jonas, pero sa loob lang yan ng rap battle. Hindi porket ganun na nakakapanood kayo ng ganyan, pwede nyo na yan sabihin sa ibang tao na nakikita nyo lang sa daan o sa normal na buhay, hindi ganun. Sa rap battle lang nangyayari yun. Kaya wag na wag nyong gagayahin yun pag nakakita kayo ng mga ganun tao. Okay. Ayun, round 1. Nagpaulan agad si Jonas ng mga sunod-sunod na punchlines na yung wheelchair niya daw na-clump kasi na-late si Righteous, ganun. Gulong ng palad. Yung pag naging angel ka, naka-wheelchair ka pa rin, yung parang gano'n. Tapos, ginawa kang tao, pero dapat sila yun ka, gano'n. Tapos yung kay Righteous One, ang ganda naman na pinagtapat daw yung dalawang may kapansanan. Ano to, charity. Yung buti pa daw yung lamesa may paa. So, yun nga, round 1. Panalo si Jonas doon. Then yung round 2, alam ko tinakil ni Righteous One yung MP Light nung round 1. Then may MP Light daw na ano, paa din, paawa. Tapos yung kay Righteous naman nung round 2, yung pinahirapan lang daw yung mga sales lady magkabit ng contact lens. Ganda din nun. At ayun, round 3. Ayun, sunod-sunod eh. Kumbaga, napanood nyo naman yung battle. So, yun nga, since nasabi ko nga na medyo one-sided siya para sa akin dahil nga nagkaroon ng problema si Righteous One. Pero welcome back din kay Righteous One at sana mas makabawi ka sa susunod mong battle. Yun, overall, binoto ko si Jonas. Congrats kay Bayo Jonas. Ano ba to? Jonas, ito wala na akong gagamitin dito, pukin na yan. Yan, kay Jonas naman, tsaka kay Righteous One. Alam naman natin, talaga na body bag dito si Righteous One. Parang pinasok mo sa sako, pinagpapapalo mo, paglabas belay talaga eh, no? Kaya ang masasabi ko dito, all three rounds kay Jonas to. Grabe talaga, men. Hindi ako tanga, hindi rin kayo naman tanga eh. Talagang halos nabubulol na nga siya, komot bulol na siya dahil sa karamdaman niya, pero hindi ko naman siya nilalait. Talaga naman si Jonas nakapaghanda ng malupit. Talagang ewan ko. Sabi ko nga sa kanya, 1,000 points bawas ka kay Lord sa ginawa mo sa tao. Puta, PW din na nga, inapi mo pa. Gago ka talaga. Kaya ang masasabi ko dito, all three rounds para kay Jonas. Righteous One, props sa'yo. At props dun sa lahat ng sinabi kong natalo kanina. Putang ina ninyo. Galingan pa natin. God bless.